Mga ampun ko! Oh, Nagmasik no! ng login sa ordination. Anong ginawa niyo? Nagtitimpi ako. Bagong labas yung issue niyo, pinalampas ko. Baka sakaling magpaliwanag kayo. Pero hanggang ngayon, wala pa rin kayong ginagawang aksyon. Sa totoo lang, hindi pa rin ako talaga makapaniwala na ginawa nila yan, kung totoo man. Siguro nga, totoo, kasi hanggang ngayon, hindi pa rin sila makapagsalita eh. Siguro, hindi nila alam paano sila magsimula. Paano nila i-explain sa ordination yung mga kalat nila. Itong mga ampun ko, nakakahiya kayo. Naging maayos naman ang pagtrato ko sa inyo simula nung nasa puder ko kayo, hindi ho ba? Ah, Kimpoy. Oh, no! Kung sa mga super chat naman, pantay-pantay naman ko kayong binibigyan. Wow! Diba po? At saka, umpisa ha, umpisa pa lang, hindi ko talaga akalain na nag-ampun ako ng ahas. No. Ako na nga tinalo nyo pa ang Marvin. Bakit? Bakit? Kung totoo man yung mga ayuda, bakit hindi pa ba kayo kontento sa mga sinasahod nyo? Nung nakakasama nyo yung Marvin. Halos yung mga views ng mga video nyo ang tataas. Kumita kayo dun. Gamit nyo ang Mardi. Napakaswerte nyo. Kasi kayong nakakasama ng Mardi, sobra yung promote na nangyari sa mga channel nyo. Di nyo naisip yon. Makasama nyo lang yung Mardi sa mga isang vlog. Ang laking promotion na yun. Promote sa mga channel nyo. Kaya nga, ang bilis din ng pag-akyat ng mga subscribers nyo, hindi ho ba? O, alam ko na nung nakilala kita, Kimpoy, malaki na rin ang subscribers mo. Pero, hindi ka kilala. Di ba? Nagulat na ako eh, bigla kang sulpot sa akin din eh. Di ba? Kayo, bigla kang sumulpot na parang kabuti sa mga live ko. Priyato ko din kayong maayos. Lahat kayo na mga Mardi na ano, na mga reactor, naging mabait ako sa inyo. Alam niyo yan. Maldita lang ako pag talagang meron kayong inaagrabyado. Mga reactor man or ano. Kasi alam niyo, iniingatan ko yung Mardi na ayoko na magkaroon sila ng issue. Kaya minsan, nagiging kontrabida ako sa mga ibang reactor. Kasi kagaya niyan, pagdating sa issue sa mga pera-pera, talagang ayaw ko talaga na i-involve sila sa ganyan. Pero alam ko, napakaraming nagalit sa akin kasi nga, may mga reactor akong tinira. Yan kasi ang iniiwasan ko, guys. Pag ang isang reactor kasi hindi transparent, pagdating sa mga ayuda, magkaka-issue niyan. Kaya nga, lagi kong sinasabi, na kung meron man magbibigay ng mga ayuda na yan, mas maganda ay transparent nyo. Kung ayaw nilang ipa-shoutout yung mga pangalan niya, bigyan mo ng code. O, tignan nyo ng ganyan. Hindi mo naman kailangan na ipakalagkad pa yung pangalan niya eh. Kahit yung, oy, may ano ganito, may nagbigay na ganito. Kung reactor nang galing yung ano, yung ayuda. Pero kung direct naman sa Mardi, kung ayaw nila na ipa-vlog or what, wala nang problema dun. At least, direct sila sa Mardi. Pero kung dumadaan yung mga ayuda galing sa mga Mardi reactor, dapat naging transparent kayo. Kasi, pag hindi nakarating yan, magtataka talaga yung mga nagbibigay na ayuda. Yan yung lagi kong sinasabi. Kaya nagiging kontrabida ako pagdating sa mga ganyan. Kasi nakakahiya. Kasi ako lalo na ako, laging nadadawit.
Kasi tuwing may problema, mga sponsor, sa akin nagsusumbong ng sponsor. So, balik tayo sa mga ampun kong pariwara. Anong ginawa niyo sa buhay niyo? Di ba kayo nakontento sa sinasahod niyo? Ilang buwan din naman kayong malaking kita, di ba? Medyo umokay-okay nga, di ba? Oh, nakakapagsalom na rin kayo, oh. May mga naka-brace na rin, di ba? Unti-unti rin naman kayong nakakabili ng mga ano nyo. Kasi alam ko naman, wala kayong trabaho eh. Alam ko naman na nasa bahay lang kayo eh. Siyempre, kumikita lang naman kayo sa YouTube. Alam ko, malaki kinita nyo yun. Eh, wala akong pakalam sa kinita nyo. Ang problema dito, bakit? Pati yung para sa Mardi, kinuha nyo pa kung totoo man yun. Siguro totoo nga kasi, tahimik kayo. Anong kaysa TikTok kasi, siyaw. Kung inag-explain na kayo, kaysa yung tinadtad na kayo ng mga bash dati kasi alam nyo ngayon, si Kimpoy talaga. Masakit talaga ulo ko kay Kimpoy dati pa. Kasi nga, seloso yan guys, napaka-seloso. Gusto yung real talk. Si Kimpoy kasi talaga guys, hindi mo maintindihan ng ugali. Kasi selosa. Daig pa ng babae. Binabae nga eh, di ba? Sorry Kimpoy ha, pero kailangan kitang gubaran. Kailangan kitang gubaran eh. Kasi, ang ginagawa kasi niya ni Kimpoy, si Kimpoy talaga niya, nung lumapit talaga sa akin yan, hindi naman siya nagla-live streaming eh, hinihikayat ko yan na mag-live streaming. Ang ganda ng pag-ampon ko sa inyo. Alam niyo yung pinaglalaban ko na umpisa, at yung tapos, kayo na hindi pa kayo nakikipaglaban sa mga basher, kayo pa pala yung ano, kayo pa yung sisira, di na kayo nahiya sa akin eh, na di nyo man lang naisip na naging kasama ko din kayo, nakikipagbakbakan ako, pero kayo tahimik kayo, takot na takot kayong mabash, ma-strike ng SY that time, diba? Hinayaan ko kayo, kasi wala naman akong pakialam sa inyo eh, basta ako, ang alam ko, lumalaban akong mag-isa, sanay naman ako mag-isa kasi sa buhay na lumalaban kahit wala. Eh, thank you. At na marami din naging kakampi ko na mga reactor na nakipagsanib ng pwersa sa akin. Pero kayo never kung naano na, nag-ano man lang kayo, naging defender sa Mardi eh. Diba hindi? Kasi inaalagaan yung reputasyon nyo sa pag-vlog. Naiintindihan ko yun. Wala kayong narinig sa akin. Hinayaan ko kayo na dikit sa akin. Oh, at nga ako, no. Gamit na gamit nyo din dati eh, di ba? Oh. Aminin nyo yan, pati ako ginamit nyo. Pagkatapos, nung time na yon, ang ayaw ko dito kay Kimpoy, selosa talaga siya, selosa. Ang ayaw ko dito kay Kimpoy, sakim to sa views. Alam nyo kung bakit ko nasabi ng sakim sa views, makasarili. Kasi ayaw niya ako na pumupunta sa mga ibang LLS, lalo naman sa mga small YouTuber. Kung may mga nakilala ko, may umaakyat sa akin, syempre minsan nai-invite ako pag may time ako, pumupunta ako doon. Tapos, yung time na yon naka-live siya. Ngayon, syempre dumidikit sila sa akin. Kasi that time kasi guys, yung channel ko malakas pa. Ang ginawa niya, nag-live siya, di ba? Konti pa lang dati. Pero nung nag-guest ako sa kanya yon, gusto niya, guest ako ng guest sa kanya. Katara yung mga tao ko, punto ng punta rin sa kanya. O, diba? Hinayaan ko yun. Wala sa isip ko kasi yun, guys, na ganon. Ang hindi ko lang maintindihan sa kanya, meron akong pinuntahan na isang reactor. At bigla siyang nag-PM sa akin na, Madam K, yung si ganito, dati ganito lang yung views niya. Sabi, 20-30, pero nung nag-guess ka dun, humahakot na siya ng mga 300-400, tapos ako wala na akong views. Diba? Sabi ko, nagtaka ako, bakit ganun, samantalang ako, diba? Never kong inisip talaga yun. Kung makasarili ako, ba't ako magpapakyat? Sinarili ko na lang yun. Kasi pag nagpapakyat kasi ako, syempre, napakaraming nanonood that time sa akin na nagsusubaybay ng Mardi, syempre, pag umakyat sila sa akin, lagi sila sa akin,
makikilala din yung pangalan nila, tapos isusubscribes din sila, hindi ho ba? Pero siya, guys, makasarili talaga, dalawa sila ni Isa. Ayaw talaga nila na pumupunta ako sa iba. Oo, pag pumupunta ako sa iba daw, baka daw yung mga viewers ko lilipat sa kabila. Alam niyo guys, wala akong nagtataka ako. Alam niyo, sinasakyan ko na lang sila kasi nga ako busy din. Tapos, kaya alam kong sakim sila. Yung ayaw nilang i-share kung anong meron sila. Kaya yung sinasabi nila na Yano na ano, na masama ang loob ni Yano kasi sinabi nila na... Nabalitaan ko, may nagsabi sa akin na isang kaibigan, huwag daw masyado lumapit sa akin kasi... Busy ka raw na tao, hindi ka busy raw... Busy daw ako na tao, hindi daw ako mapamansin, hindi daw ako... parang, kung ituring ka na parang sobrang taas mo na mas mataas ka pa sa artista. Oo. Kaya doon sumama loob niya, no? Kasi alam niya sa... Kasi nga po, ayaw nila na may mga ibang small YouTuber na lalapit sa bata siguro. Gusto nila sila lang. Sila lang yung kadikit ng mga bata para sila lang yung ano eh, sila lang yung maraming views. Ayaw nilang i-share. Kasi mapansin nyo naman guys, dikit ng dikit sila kaya no, never silang nag-share ng mga link ni Mariano sa ano niya, sa community. Kaya nga, nung nagla-live ako, lagi kong sinasabi. Kung ano-ano, pero nung tinadtad ko sila na pinaringgan ko, nag-share na rin sila. Pero, kailan lang nandun na si Mariano sa bahay, di ba? At saka, ito pa ha, ang ayaw ko sa kanila talaga, ano, kung saan sila yung may mapapala, doon sila eh. Alam nyo yun, yung takot silang may strike, meron yung issue nun na grabe yung issue. Hindi ko na matandaan kung anong issue yun. Meron yun. Tapos biglang, baliktano lang to. Itong tatlong to, dumating lang yung Tiger Aaron sa live nila, la, yung urong nila, yung pandi nila nalaglag na. Diyos ko, para na silang maamong tupa. Tapos, nagla-live din ako that time, tapos may sinabi lang na sa kanila na, uy, bakit niya sinabayan si Madam K? Nag-live. Abo ko, ako to, Kimpoy na to, alam niyo yung ginawa ni Kimpoy. Pa-emote, kung ano-ano pinagsasabi, pa-emote-emote na, ay, kasi ganito, ang ano ko kasi, hindi kasi ako sanay. Naku, pagkasabi lang ng ganun, sobra naman siyang kaarte, daig pa yung babae, na ano, wala pa nga ginagawa, isang salita pa nga lang, ganun na kaarte. Yung nagtataka ako, alam niyo, prinangka ko nga sila that time eh. Sinabi ko, makita ako sa kanila, sabi ko, bakit ganun? Bakit sinabi ko naman sa kanila kahit mag-live stream sila na sabay-sabay, wala naman yung issue sa akin kasi depende na 'yon sa mga ano, sa mga fans ko sila, saan sila sa manunood. Yung pala that time, guys. Alam na nila na meron na silang bisita. Meron na silang bisita pala. Sir Aaron Demesha. Tapos, nagkaroon na sila ng ano, ng biglaang, alam niyo yon yung secret GC. Meron na silang secret GC, pero ano, ako lang talaga guys, hinayaan ko lang yon kasi wala naman ako pakailam kasi that time eh. Parang, hindi ko kasi iniisip guys na pati ako anuhin nila, taluhin nila ba? Talo-talo na nga pagdating sa mga ganyan. Kasi that time, kailangan nilang sumipsip sa ano noon. Kasi nga, para hindi sila ma-strike. Tapos bigla-bigla ng ano, bigla-bigla na lang silang biglang umamo. Kaya nagalit ako that time. Kasi,
Nanonood din ako sa kanila kahit naka-live ako nanonood ko kasi nga ang ginawa ko kasi noon, minonitor ko na sila. Pinag-aralan ko kung ano yung kilos nila. Doon ko na talaga na-realize na ay iba na to. Ano pala to? Tong mga tong pala to, tong palang inaampun ko na maayos ko silang tinanggap, maayos ko din silang pinakisamahan eh. Ano, titirahin din pala ako. Ayun guys, medyo naglaylo na rin ako sa kanila that time. Tapos, alam nyo, tuwing may mga aberya sila, akong nag-aayos. Kasi yung mga pants, alam nila pag merong hindi nangyayari. Obvious kasi. Tapos ako na, tapos yung mga ano naman, itong mga, itong tatlo na yan, yung apat na yan, nagkakagulo sila kasi nagkaka-ingi-ingitan ng mga yan sa mga views. Ako sa totoo lang, never akong nakipag-ingitan sa mga views, sa mga ano, never talaga. Pero itong mga inampu-ampun ko noon, anak ko, ang gulo-gulo nila, nag-aanohan, nagsiselosan sila sa views, sa mga super chat, dito yung super chat, inagaw niya si super chat, gano'n mga gano'n. Hello, mga super chat, depende na yun kung saan sila magsusuper chat. Kung nagustuhan ka nila, talagang bibigyan ka nila. Pero kung hindi ka nila type, eh sorry ka na lang. O, diba? Sorry ka na lang, King Boy, kasi hindi ka nila bet. Kasi mga iba kasi na mga, ano, na mga nagsusuper chat, ano, gusto nila mga chica girl. O, mag-foundation ka, mag-lipstick ka. O, para magmukha kang babae talaga. Ayun. Tapos, yun na nga guys, dun ko nalaman na may communication na sila ng, ano, dun sa pagpunta nila sa, ano, sa SY. At ito pa ang pinakaayaw ko sa kanila. Hindi ko naman pinagbabawalan na pupunta sila ng SY. Pero pinapalabas nila, parang ako pa ang may ayaw na payagan. Pero note ha, paalis na sila, sasabihin pa nila, hindi pa sila, ano, hindi pa sila handa. Hindi daw nila alam kung pupunta. Yung pala guys, yung slot na yun, pinareserve na pala. Nung palang sinabi na, nag-oo na sila. At saka, nung humarap sila sa amin, nagpaalam pa sila sa amin mismo na ano daw ang opinion namin. Sabi ko, nasa iyo yan. Kung sa tingin mo na ikakaganda yan ng channel mo, ikakaangat, go. Sabi ko, pero ang iniisip talaga nila dati, kayong mga fans, baka magalit daw kayo. Sabi ko, talagang may magagalit. Meron ding nakakaintindi. Sabi ko, ipaliwanag nyo lang kung bakit nyo nagawa yon. Sabi ko, kasi nga malaki yung issue kasi noon. Nakalimutan ko kung ano yung issue noon. Ayun guys, tapos padrama-drama pa bago siya umalis, diba? Yun ang ayaw ko guys. Ginagawa pa akong masama sa ibang tao na hinahadlangan ko sila. Never akong humadlang kung ano yung gusto nilang gawin sa channel nila yan. Kasi, channel nila yan, wala akong pakialam. Huwag lang nila akong titirahin. Oh, di ba? Kaya yon nung nandun na sila, alam nyo guys, nung papunta sila, ang sumundo pa sa kanila si Pantiman. Galit na galit sila sa mga reactor ng Marjel dati. Ayaw nilang makisabay. Diba? Kasi ayaw daw nilang may issue. Hello? Pumunta sila doon para ano yun? Meet and greet dapat. Kung professional kayo na makisama kayo kahit ayaw nyo yung isang tao, pakisamahan nyo sila. Pero mga ilang oras lang pala. Konting himas lang naman pala. Konting kembot lang pala. Kinabukasan, bati-bati na kayo. Wala na yung sama ng loob nyo. Kaya ikaw nababas ka, Kimboy, eh. Kasi hindi ka kasi nagpapakatotoo sa sarili mo. Kaya nabas ka kay Angel, eh. Kasi, si Angel kasi, di mo pinansin. Dapat pinansin mo din. Diba? Anong masama dun kung pansinin mo? Bakit ka natatakot magpakatotoo? Iniisip mo kasi, yung mga fans, baka kasi mawala sila sa'yo. Alam mo, kung totoong fans sila, maiintindihan ka. Explain mo lang sa mga fans bakit mo ginawa yun. Wala namang ginawang masama sa'yo si Angel, di ba? O bakit mo, ano, bakit mo iisnabin? Kaya nagkaka-issue ka. Di ba? Wala ka namang tinitira na, ano, ng mga SY, ano, artist, di ba?
Wala naman, bakit ka natatakot na pansinin mo sila? Kasi baka may issue ka. Diyos ko, Marimar. Kasi nga, iniisip mo views lang, channel mo lang. So, ayun guys. At eto pa guys. Matagal ko na rin alam na, ano, trinatrider ako. Trinatrider ako. Pero, iniisip ko lang kasi dati na, ano, na may samahan kami. May samahan kami. Marami din akong naririnig kasi ang ginagawa kasi nila yan, magkakadikit kasi ang ano nila yan eh, yung tatlo na yan, sila Isa, Wendy, Kimpoy. Pero si Kimpoy, hindi mo maintindihan ang ugali. Sobrang sakim to. Itong number one to ay napakasakim sa views. Sakim talaga. Pasalamat niya ako eh, kasi wala na kayo sa akin bago nyo ginawa. Kasi, alam nyo guys, iniwasan ko talaga sila simula nung nalaman, may mga nalaman ako, iniwasan ko na sila. Kasi nga, ayoko yung ganong ginagawa nila. Ang ganda na pakikitungo ko sila, sa kanila. Tapos, pagkatapos nilang nakapunta doon sa SY, naging tapos, medyo naglaylo na ako time. Tapos, nung dumating na yung point na kasama na nila yung Mardi, yung lagi niyang pinapamukha na sila lang yung ano, sila lang daw yung tumutulong, nagpapalakas sa channel ng Mardi. Hello, ang kapal ng mukha mo, no? Kailan ka lang ba, ano, kailan ka ba lang tumulong ng magpaangat sa Mardi, di ba? Kailan ba? Noong nagkaroon ng channel si Mariano, di ba? Doon ka lang nagpaangat ng nagpaangat. Diba? Pinursigi mo ng pursigi, pursigi ng pursigi mo siyang pinapaangat. Kaya huwag mong sarilinin. Ang mali kasi dito kay Kimpo, sinasarili niya eh. Yung nung nasakan, yung close na nila, ganyan. Ano na siya? Feel niya na nila dyan sa live na wala kayo nito, no? Ingit kayo. Alam nyo guys, ako lagi nilang tinitira kasi ang akala kasi nila that time, yun nga, pinapalabas nila na pinag-aano ko daw sila. Yung binawalan ko, ganon, hindi daw sinuporta, kikitungo mo, pero talo-talo na pala pagdating sa mga ganyan na bagay. So, sinayang nyo, mga animal kayo. Wala ko. Ang hirap magano guys. Ang hirap talaga i-explain yung ano, yung pakiramdam na nabibisit sa ginawa nila. Lalong-lalo na yung ginawa nila na tuwing nagla-live sila, pinapamukha nila na sila lang yung ano, sila lang daw yung pinagkakatiwalaan ng mga bata. Sila lang daw yung gustong-gusto ng mga bata na makasama. Oh, 'di ba? Kung pwede nga lang sanang kunin yung mga pinagsasabi nila eh. At eto pa, sinasabi pa nila na, ano daw, ayaw ko daw yun na tuwing may lumalapit daw na ibang reaktor sa mga bata, inaaway. Hello? Diyos ko, more city mo, inaaway, grabe. Grabe nga itong mga tatlong na to eh. At saka, alam ko lahat ng bawat kilos nyo nun. Akala nyo, alam ko lahat ng mabawat kilos nyo yun. Hinahayaan ko lang kayo. Kasi ako naman, wala naman akong ano guys, wala naman akong hangad na hindi maganda. Ang gusto ko lang nun, ano, maging malaya yung dalawa. Yun lang naman eh. Pero yung ako pa sisiraan nyo, like, che, kayo talaga kahit kailan. Kaya ikaw, Kimpoy, ayusin mo. Dahil napakaramig mong basher na haharapin. Kung ako sa'yo, huwag ka muna mag-YouTube. Kasi kawawa ka talaga. Kahit gaano pa pag e-explain mo, walang maniniwala sa'yo. Bakit? Kasi dramatic kang tao. Alam nyo to, itong Kimpoy na to, sila. Pag alam nilang may nagawa silang mali, nagdrama-dramahan mga yan para ano, para maawa kayo, para hindi nyo i-bash. Kaya abangan nyo yung pagdradrama ng mga yan. Kasi ako, wala na. Siguro, okay pa rin, friends. Pero,
hindi mo na ako ano, hindi kita kakausapin. Sinayang nyo eh, yung tiwala ko din. Ganun din ako mag-fog friends. Kaya ito, mga traitor na to, kung ako sa inyo, i-answer.